Yan ang sinasabi namin. Ah, pag natawa si Ogie, masyadong mataas yan. Baka hindi kagatin ng masa yan. But... yung boy pickup, not necessarily mine, but that was the idea of, I think, Erie Niman yata yung nagbato ng idea na yan for Ogie Alcasid. And then, yun nga, sinabuhay na ni Ogie yung character na yun. Ano? And si Ogie, palagi namin tinutukso yan. Eh, sinasabi namin, ah, pag natawa si Ogie, masyadong mataas yan. Baka hindi kagatin ng masa yan. But he proved us wrong. I think it's partly it's because committed siya dun sa role niya talaga. And I think dahil naghahanap na rin ng bagong flavor yung mga tao at that time. So nung umpisa parang inisip ko na sige, one shot, siguro 2 episodes or 3, okay na. Pero hindi, lumaki yung following noon, nagkaroon pa ng movie, tapos nagkaroon pa ng song release. So I think that's a very good example of what you're talking about. Next question, sir. Gusto ko lang po sanang makuha yung take nyo kasi diba sir, with the rise of Squid Game, parang medyo nabasag yung term na commercial viability ng isang project. Kasi diba nga yung kwento behind Squid Game, it took 10 years. Mm. And parang ang naging problema nga, commercially viable ba siya? Kasi nga yung team, wala siya yung formula na tinatawag natin. With the success of Squid Game, creatively kayo po ba, mas nai-inspire po ba kayo na mag-produce ng project? And at the same time, medyo may tinitingnan na po ba kayong mga naka-archive na project nyo before na pakiramdam nyo na dati hindi siya commercially viable, but with Squid Game parang naiisip nyo, baka pwede nang pagluruan or baka pwede nang gawan? Yeah, Squid Game, tingin ko malaki ang nagawa ng pagbabago ng audience. Hindi ko alam, hindi ko masabi kung nag-mature, pero siguro nga dahil naghahanap na sila ng bago. So it was a good time. Maganda yung timing nung pagkakalabas ng Squid Game dahil nga dun sa ganong klaseng audience na gutom sa mga ganong klaseng bago sa pandinig at sa paningin nila. So definitely malaki ang nagagawa ng audience, kaya dapat mulat ka rin doon sa mga nangyayari around you, at you're in constant communication with what they want. So that's a big answer to everyone's questions kung pwede na nga ba to, maganda na nga bang gumawa ng ganitong mga klaseng bagong ideas. And as far as yung question mo about dating mga ideas na baka pwede na po ba? Parang may Naka-develop na lang ako ng mga bago kasi nag-iba na yung circumstances dito sa natin sa industriya natin. Hindi na siya ganun kadali gumawa. So if you're thinking about something, it has to be something na madaling gawin, especially during the pandemic.